6:15. Sabi po dito, itong ibig kong sabihin, ang nagtataning ng kakaunti ay aanin ng kakaunti at ang nagtataning ng marami ay nag-aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maduwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga lukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pasasalamat nila sa Diyos. At bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay ng matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos kaya't buong pagmamahal nila kayo papanalangin dahil sa hindi masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang hanggan. Amen. So, yun po, sa nabasa po natin ito, minsan sa mga ibang iglesia, na-experience ko po ito, ewan ko po sa inyo. Pag po dumadating na yung time na tithes and offering, may mga naririnig-rinig ko po ako na atamanin. Sa Ilocano din po ba? Atamanin. So yung iba naman, sinasadya nila talagang magpa-late para tapos na yung tithes and offering. Ayan, ganun po yung ibang style ng iba na hindi pa po ganun, kumbaga, kabukal sa kanilang loob yung pong ating pong pagbibigay. At minsan, ito pa yung nagiging rason po kung bakit po sila umalis sa iglesia, kasi akala po nila sila yung laging pinapatamaan ni pastor or nung nag-exhort po sa about tithes and offering. Pero kung talagang kilala po natin ang Lord, di po ba, na nagbigay po sa atin ng buhay at lahat ng mga bagay na tinatamasa po natin, hindi na po tayo dapat maging madamot sa pagbibigay. Amen po ba? So instead, i-take po natin ito as privilege or honor na makapagbigay po ng pasalamat at papuri sa ating Diyos na buhay. Just like yung ano, di po ba pagka tayo po ay nagbibigay sa isang taong mahalaga sa atin or kahit sa ating pong mga pamilya, di po ba pag nagbabox tayo, excited tayo na ano, malaman na natanggap na nila yung ano, yung ating pong pinadala. So ang sarap po din po ba sa pakiramdam yung ganong mga bagay. So kung tayo po ay talagang, yun nga, mahal po natin ang Lord at alam po natin kung ano yung purpose, kung bakit po tayo nagbibigay, ay sabi po sa nabasa po natin, hindi naman po tayo dahil lang sa blessing, dahil ito po ay utos ng Lord. At dahil po dito, yun nga, sabi po ni Paul, yung pagbibigay generously ay usually nabibigyan po ng reward. At hindi naman po yung reward na pera din na darating, di po ba, na kung magkano yung binigay mo is doble. Sometimes ganun po yung mentalidad po natin. Pero yung pong tinatamasa po natin or yung pong help po natin sa araw-araw, it's also a blessing. Yung ating pong hininga, it's also a blessing. So lahat po ng mga bagay mo yun. So hindi lang po sa pera. At isang bagay pa po, di po ba, yung pong pagbibigay is, yun nga po, in example ng Lord, siya po yung nag-set ng example, best example in giving and sacrificing sa kanya pong pagbibigay ng kanya pong
bugtong na anak. At yung passage po na binasa po natin actually is about pagtulong sa ating pong kapwa. And it's just like this thing sa pagtulong po sa ating pong iglesia. Dahil alam po natin na ang mga nalilikom po natin ng mga salapi is nagagamit din po for the ministry at for His glory. At yung bagay po na to, yun nga, it will produce us the harvest of righteousness na tinatawag. At dahil po dito, yun nga po, nakikita yung ating pong paglago at napafollow po natin yung good example na ipinakita po ng Lord. And it also indicates, sabi nga, makikita dito na tayo po ay, yun nga po, nagre-reflect yung kabutihan ng Lord sa ating pong mga buhay. At yun po yung nakikita ng mga tao na natutulungan po natin. And for that, nag-glorify po ang ating po Panginoon. So, yun lamang po at let us pray po mga kapatid. Yes, Lord, once again, Panginoon, tunay nga po na kami po ay nagpupuri at nagpasalamat, Panginoon, sa gabi pong ito na tunay nga po, Ama, na hindi niyo po kami pinagkukulang sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat, O God, sa pribilehyo na kami po ay makakapagbigay, Panginoon, nakakapagkaloob, Panginoon, para po sa gawain, para po sa iglesia, Panginoon. At tunay nga po, Ama, na alam po namin ang lahat ng bagay ay sa inyo po nagmula. Kaya salamat, Panginoon, sa mga puso, Panginoon, na ganun po laging nagagalak, Panginoon. Salamat, Lord God, na through giving our tithes and offering, Panginoon, ay nade-develop po, Panginoon, yung aming pong cheerful attitude, Panginoon, na nandun lagi, Panginoon, yung kagalakan na kami po ay makapagbigay, Panginoon, at hindi lamang po dahil po sa mga pagpapala, O God, bagkus ito po yung nais niyo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. At tunay nga po, Ama, na sa mga oras na ito, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang bawat kamay na magkakaloob, O God, sa gabi pong ito, at ang mga salapi maliligong, Panginoon, sa gabi pong ito ay magamit lamang para po sa inyo pong kalwalhatian, Panginoon. Lord, patuloy nga po na samahan niyo po yung buhay ng bawat isa po sa amin at patuloy, Ama, na kayo nga po ang siyang umabot, Panginoon, sa anuman po, Lord God, yung pong desires at pangailangan ng bawat isa po sa amin, maging ang pong mga mahal sa buhay. We know, Father God, that you are our great provider, Panginoon. Maging ang mga ibon, Panginoon, ay hindi niyo po hinahayaang magutom, Lord God. How much more po kami, Panginoon. Nawa, yung faith, Panginoon, na ito ay patuloy po namin panghawakan, Panginoon. Sapagkat alam po namin na kayo yung Diyos na may lalang ng langit at lupa, Panginoon. At dahil dyan, Panginoon, patuloy po na pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.